Hi guys, welcome back. Ingay. Hi guys, welcome back sa akin channel. So, yun, for today's video, pupuntahan namin yung pinapagawa naming bahay. Kasi kung di nyo pa nalalaman, ipapademolish na kasi yung tinitirahan namin ngayon. So, nung umupahan lang kasi kami, and then yung may-ari, nag-decide na i-renovate na yung buong lugar dahil magkakaroon nga ng road widening. So, yun, mula nung sinabihan kami, nag-decide na kami maghanap kung saan kami pwede magpagawa ng bahay namin. So, ngayon, tawid tayo. So, ngayon, meron kasing lupa yung tatay ko doon na pamana sa galing sa magulang niya. So, yun, doon kami magpatayo ng bahay namin ngayon. So, papakita namin sa inyo yung progress ng bahay. Kung ano na yung itsura niya ngayon. Dapat kasi guys, i-vlog ko yung pinakasimula. Kasi sobrang wala akong time. Ngayon lang ako nagka-time na mag-video. Kaya tapos na yung hanggang second floor. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung current progress. Para ma-update ko kayo kung kailan natatapos din yung bahay namin. Ayun, nandito na kami sa street kung saan papunta yung bahay namin. So, yung walking distance lang yun from doon sa tinitirahan namin ngayon. Kaya lakad-lakad lang. Pero usually, pwede ka naman talagang mag-trike. Kaso, ayun nga, nag-vlog kami. Kaya, yan, hingal na ako. So, yun guys, dito na kami sa my side. So, yun yung isa sa tatrabaho for the bahay. Good morning. My name is Art Carl. So, ito na yung current progress ng bahay namin. Ayan, so this is a three-story building. Building, three-story house. So, ayan, hanggang second floor pa lang yung nagagawa. So, akyat tayo second floor. Ayan, wala pa kaming hagdan guys. So, tour ko lang kayo habang bare pa siya. So, yung doon, ayan. Yan yung magiging CR. And then, dito, magkakaroon dyan ng U-type na kitchen. And then, dito yung dining area namin. Tapos, magkakaroon kami dito ng accordion na door to separate the dining and then sa living room. Kaya kami mag-accordion door kasi ayaw namin siyang isara totally. And then, gusto lang namin na open pa para mas maluwag yung space. And then, maglalagay kami nun kasi pagka mag-aircon may bisita dito sa sala, yun yung gagamitin namin. So, accordion door instead of bato na wall or glass. Kasi mas makakamura kami if yung gagamitin namin. So, medyo budget tong bahay na to. So, yan. Dito yun. Tapos, magkakaroon kami dito ng porch area. Tapos, dito, yan. Ito yung hagdan. Paakyat dun sa taas. So far, wala pa talagang hagdan dito. Ayan, akyat tayo para maging taas. So, ito yung hallway ng second floor. Ito yung going to third floor. As you can see, sarado pa siya. Kasi hindi pa siya nagagawa. Hopefully, yung next na balik natin dito open na to. Para mapakita na natin yung third floor. As yan. Supposedly kasi guys, dapat high ceiling to. So, dapat paikot yung hagdan. Kaso we decided na hindi na gawin yun kasi mas makakatipid kami sa gastos sa hagdan dahil mahal mo paggawa ng hagdan. Ayan, so ito yung room ng nanay at tatay ko. Ayan, so wala pong pinto. Tapos hindi pa tapos yung pinaka-division niya. Ayan, may mga kulang pa na division. So yan, ito yung room nila. And then dito, ito yung CR. So, medyo maliit lang yung naging CR kasi hindi naman ganun kalaki yung bahay. Ayan. Enough lang para magkaroon ng toilet. Tapos magkaroon ng sink sa shower area. Dito yung magiging room ko. Ayan. Sila yung mga gumagawa ng bahay. And then, this guy, tatay ko to. Ito yung sa electrician. Ito yung gumagawa ng mismong bahay. So, ayan. Ito yung restroom ko, guys. Ayan, mas malaki compared doon kala nanay kasi mas malaki yung room ko. So, ito yung magiging room ko. And then dito, I decided na maglagay ng loft bed para maging mas maluwag yung area. Kasi dito sa baba, parang gagawa ko ng mini living room. Dito ko lalagay yung TV, maglalagay ko din ng sofa.
And then dito is study area. And then this side yung cabinet. Tapos the rest hindi ko pa alam. So yan, dito maglalagay kami ng apat na pin light paikot. Tapos in the middle, meron kaming ilalagay na center light. So hindi ko pa din alam kung ano yung ilalagay ko dun. So dito, sila nanay naman, maglalagay din kami ng mga pin light. Saka dito, maglalagay kami ng pendant light. Tapos dito, yun din, pin light. And then, hindi ko pa alam. So, wala pa rin kami supplier ng bintana, ng pinto, and whatsoever. So, balik tayo sa baba. Very quick tour lang to ngayon. Kasi, wala pa naman ganyang progress yung bahay. Marami pang gagawin. Yeah, hi, hello. I'm the just one of the client of this house. I have a new position. I all this, okay? And this and this. Baliw-baliw yung gumagawa na yan. Kanina pa kayo? So, wala naman siya pa eh. Wala pa po yan. No? Binigay ko lang po para just in case. May kopya na kayo. May mga tube light daw ito. Opo, tube light. Dito lang sa sala naman. Ito dito, pin light mo lang lahat yan. Kasi bala ko, tutata lang ng tatay. Dito yung panel board. Dito na lang. Binago ko. Saan yung original? Mas matagas kasi yung tubig niya. Ah, okay. Saan yung bulan? Saan yung bulan lagay? Dito ko inalagay. Aga ako. Siguradong dinalagay. Tapos, uuliin ko yung hollow block. Tatago ko yung tubo mo. Kasi, naiwan. Pilitin ko itago yung iba. Parang dami palang kailangan kapag sa electricity. So, yun yung dinidiscuss namin kung paano yung kakabit, yung circuit, kasi nga madaming aircon. Tatlo kasi yung limita namin aircon, baka umabot pa sa phone. Ayun. Busy talaga to. Hindi ko na gagawin. Basta 30, eto, hindi ko na sinukat yung haba niya kasi basta 30 inches to. Automatic yun yung magiging haba eh, diba? Tapos 60, from dun sa 60 na lapad, magsisimula yung lababo na 100 centimeters. Most likely 110 yan. Pero tignan mo nga ito. Alin? Yung sa ano? Okay. Ito po yung ginawa ko. Nilakihan ko na kasi maliit dito eh. Sa baba yan. Apo. Diba ito 30 inches yung rest. One eternity later. Hi guys! Welcome back sa aking channel. So, yun nga po no? Naubusan tayo ng memory kanina. Ano po? So, ayan. Ngayon lang kami ulit mag-continue. So, ayun, by the way guys, shout out pala doon sa kaibigong Sinil, hello. So, yun. Sabi pala nung elektrisyan na kausap namin, bumili na kami ng initial na gamit para doon sa paggawa ng kuryente. So, paggawa ng kuryente. So, paggawa ng kuryente. So, ayan, pumunta kami ngayon doon sa bilihan nung ang pangalan nun? Mga electrical supplies. And naglalakad lang kami kasi walking distance lang naman. Supposedly magdadala kami ng kotse kaso baka walang parking eh. So baka mahirapan lang din kami. So kung mabigat naman yung mga bibilihin, i-gagrab na lang na ipabalik kung di namin kayang buhati. Ayun, sana hindi kami abutan ng ulan kasi hindi nyo guys. Parang sobrang dilim ng langit. At parang uulan na anytime soon. So, bilisan na natin maglakad. Update ko kayo ulit mamaya. Ayan guys, kasalukuyan namin hinahanap kung saan na ang bilihan na Weson. So, saan ba namin siya makikita? Lagpasa tayo ng Solenil eh. Saan po yun? Saan tayo nahanap? Ito pala yun. So, yun, nag-isa sila ng pangalan guys. Kala ko, Weson pa rin, hindi na pala. Lord, ano na sila pangalan nila? Lord D. Lord D. Wala po ba lahat yan? Wala pa yung pagkasama yung wire. Ano po ba natin sa kino? Kung kwenta rin muna, mamalaman. Ah, sige po. Gawin mo na. Kwenta mo na. Ako, para isa daw. May telephone number ba kayo dito?
Ano po ang pangalan niyo pala? Franco. Franco. Opo, parang pag mabalik, dapat kasi ganda lang kami sa sasakyan kasi sabi ko baka walang parking. Para pag natatawag ako kung may parking space na rin sa board. So ending ito, bumalik din kami. So since may parking naman na, so yun, dadaling ko na lang to. Sabi ko dun kay Ate Rani, babalikan ko na lang siya. So yun, alis na kami guys. Update ko kayo ulit after namin makuha. Ayun guys, babalik na kami dun sa bilihan. Ayun, kasama ko ulit ang aking sexy secretary na mataba pa sa nanay niya. Hi! Sobrang lapit lang talaga guys nung ito malapit na kami. Nagkataon lang talaga na baka kasi walang parking. Kasi meron dito tinatawag na Expo Commercial. Yung Expo Commercial, sobrang dami kasing nagpa-park doon. So yun yung pinakamalapit na parking space. Hindi ko naman lubos akalain na may parking pala sila. Nandito na kami guys. Yan. 1 eternity later. Hi guys, sorry hindi na kami nakapag-video kanina kasi ang dami naging abirya dun sa hardware. So, di ba nagdala kami ng sasakyan tapos hindi rin pala kasha yung binili naming tubo. So, umabot na hanggang dito sa dashboard pero hindi pa rin kasha. Gusto nung taga-hardware, tatali niya yung pinto. Sabi ko baka magasgas naman yung likod o kaya baka biglang umangat, maka-aksidente pa. So yun, sabi ko, balikan na lang namin. So nabit-bit lang namin yung mga naka-box dito. And yun, I guess that's all for today's video guys. So update ko na lang kayo. And by the way, meron akong Lazada haul ng mga gamit dun sa bahay. So abangan nyo yun sa aking next video. So kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka sa aking every upload. So that's all for today guys. See you. Bye-bye.